So, syempre nagbabalik ang energy at nagbabalik ang programang may pakialam sa diskusyong pangkabataan at sa mga trending issues ng ating bayan. At dahil tuloy-tuloy nga ang pagbabalik ng inyong schoolmates barkada sa ating mga schools ngayon, ay titiyakin naming laging fresh, just like me, ang diskusyong inyong mapapanood at mapapakinggan. Ngayong araw, ang inyong schoolmates barkada ay nandito muli sa, drumroll please, Francisco P. Felix Memorial National High School! I love it, guys. I love it. Love it! Ayan. Kaya naman abangan ang isa na namang mainit na talakayan ngayong araw dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang harapan na kalayaan. Buksan ang isip mo, saan naman ang yampo sa harapan na kalayaan. Schoolmates, party na nga daw ng ating educational system ang pagsusuot ng school uniforms, at dahil dito we feel secured, united, and equally belong in all aspects of our school life. Pero may ilan din sa atin na nais na mas ma-express ang kanilang mga sarili at mas nagiging komportable nga daw kung walang uniform sa mga paaralan. And schoolmates, matatandaan natin noong taong 2016 nang iminungkahi ng former President Rodrigo Roa Duterte ang no school uniform policy sa mga public schools sa buong bansa. Makakatulong nga daw ito na mabawasan ang gastusin ng mga mag-aaral. Mas naging mainit pa yung usaping ito dahil mas naging agresibo nga daw ngayon si Vice President and Education Secretary Sara Duterte ng kanyang ihayag na hindi obligado ang mga estudyante sa pagsusuot ng school uniform sa mga paaralan. At mas pag-iintingin pa nga daw ang DepEd Order No. 65, Series of 2010. Ayon sa kalihim, itong araw ay makakatulong upang mas makabangon ang lahat dulot sa pandemya. At kasabay nga nito ay ang pagkakaroon ng gender-free uniform policy sa ibang paaralan. And under this policy, minibigyan ng kalayaan ang mga estudyante na magsuot ng uniforme ayon sa kanilang kinikilalang kasarian. Kaya naman, schoolmates, sa nagbabagong panahon, ay mas palalalimin pa natin ang usapin kung dapat ba or hindi nga ba dapat magpanatili ng dress code sa mga paaralan. At yan ang pag-uusapan natin kasama ang mga schoolmates natin dito sa, where is it? Francisco P. Felix Memorial National High School! Okay, sa haba na nag-introduction ko kanina, ngayon, kikilalanin na natin ang unang grupo na naniniwalang dapat panatilihin ang dress code sa mga paaralan. Sila ay sina Lawrence, Aliyah, and Jeros. Yes, as she said that school uniforms promote a sort of unity as well as security and identification among all students, while also providing comfort and self-esteem towards everyone who is enrolled. Alright, so sa atin namang ikalawang grupo na naniniwalang hindi panatilihin ang dress code sa mga paaralan, makakasama natin sina Aaron, Janaya, and JD. Forgive me for wearing a mask because I have allergies today. But anyways, by definition, school uniform code is a set of rules or guidelines that specifies the certain type of clothing that students should use or should utilize inside a given institution, academic institution, which is this school. By implementing a mandatory school uniform code, we are hindering them from attaining or reaching possibilities or many things. So bakit nga ba natin dapat hindi i-implement ang mandatory school uniform code? Mainly because parang tinatapakan natin, or hindi naman tinatapakan, pero hinahadlangan natin yung freedom of expression ng mga bata na nakaka-apekto sa kanila emotionally and mentally. Pangalawa, lubha o negatibo ito nakaka-apekto sa mga estudyanteng parte ng LGBTQIA community. Pangatlo, hindi naman lahat may kakayahang bumili ng sapat na uniform na susuotin nila para sa loob ng room. At pang-apat, mas nadadagdagan pa nga minsan yung kaso ng bullying at discrimination dahil dito sa school uniform code na iniimplementa natin. At panglima naman ay hindi man sa lahat ng pangyayari, pero may mga pangyayari na
nakaka-apekto ito o nakakadungis ito sa pangalan ng school natin. Alright, napakinggan natin ang pambungad ng magkabilang panig. Pero schoolmates, hindi lang sila ang may pakialam sa topic ngayon. So syempre, kayong lahat, yung mga school uniforms today at sa mga Miss Sem Break Chat, maki-join din kayo dahil kasama rin ang mga schoolmates natin dito sa Francisco P. Felix Memorial National High School. Maging sila ay may pagkakataon na magbigay ng kanilang sariling opinion or magtanong sa ating mga debaters mamaya. Kaya naman, abangan nyo lamang yan. Maaari rin po tayo makisali sa ating diskusyon sa ating mga schoolmate netizens. I-like at i-follow kami sa aming Facebook social media pages at schoolmates and at PTVPH kung saan magpadala lamang po kayo ng inyong mga komento. Umpisa pa lamang yan ang ating talakayan. Marami pang dapat abangan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Alright! Nagbabalik ang Schoolmates. Kanina nga ay napakinggan natin ang opening statement ng mga team leaders sa usapin kung dapat nga ba or hindi ang magpanatili ng dress code sa mga paaralan. At syempre, kasama din natin ang ating mga schoolmates na pwedeng-pwedeng makibahagi sa ating diskusyon ngayon. Kaya naman, please follow our social media pages at makibahagi sa ating debate ngayong araw. Ngayon naman ay ating pakikinggan ang iba pang miyembro sa magkabilang panig. Kaya naman, let's begin with Lawrence. Alright, so as we said nga kaganina, reinstating uniforms sa school natin parang provides a unity, a sense of oneness dito sa school natin. Tapos, of course, with oneness, walang naiiba, walang discrimination. Lahat tayo sabay-sabay umaangat sa pag-aaral natin dito sa may paaralan natin, sa Felix. As sabi nga ng school quote natin, Felixians moving forward together. Alright, thank you so much, Lawrence. That was short and sweet. So moving on naman tayo sa kabilang panig natin. Let's go and Janaya, ikaw ba ang mauuna? Take it away. So we, the opposing team po ng mandatory wearing of school uniform po, strongly believe na yung school uniform is nakaka-affect siya. Especially po dito sa school sa mga LGBTQIA+ community na member ng mga students po. Since yung our school uniforms usually is genderized. So yung mga women, they must wear skirts while yung mga men naman po, ang sinusuot nila is pants. So yung mga members po ng LGBTQIA+ community ay parang na-exclude po sila sa loob po ng school premises. And other than that po, there is a study po that shows that the wearing of school uniforms has no significant effect sa pag-improve po, sa pag-enhance ng academic performance ng isang student. Thank you po. Alright, thank you so much, Janaya. Aliyah, anong masasabi mo dito? Well, wearing school uniforms po is can instill confidence and self-esteem. So, kung magwe-wear kayo ng pare-parehas na uniform, sa tingin nyo, may magkakaingitan ba na ganyan yung suot niyan, mga branded clothes? Sa tingin nyo ba, makakaayos yun sa mga emotion ng mga tao? Alright, thank you so much, Aliyah. Anong masasabi mo dito? Last but not the least, JD. So, there are countless reasons po kung bakit hindi natin dapat ipatupad o gawing mandatory ang pagsusuot ng school uniform sa bansa natin. A country that suffers from great economic loss because po ang pagpapamandate or ang mandatory wearing of school uniforms po ay anti-poor. Kasi sa totoo lang naman po or sa totoong buhay, hindi naman po lahat ng pamilya kayang bumili ng set of school uniforms para sa mga anak nila. In fact, according to DepEd Order Number 065, Series of 2010 po, hindi na po kailangan or hindi na po dapat maging mandatory ang pagsusuot ng school uniform dahil nakakadagdag po ito sa expenses ng mga pamilya. Tapos po, yung sinabi naman po ni Aliyah, yung school uniform po, it takes away the freedom of students to wear whatever they want or to express themselves by their clothes. Kasi po, kung hindi po natin hahayaan yung mga tao, pati na rin po yung LGBTQIA+, nasuotin yung gusto nila, hindi po sila magiging confident and hindi po ito magkakaroon ng magandang epekto sa kanilang mental health, self-esteem, and confidence. Alright, thank you so much, JD. So, naging
concise and precise yung unang bahagi ng discussion natin with our debaters, no? And for sure, mas mahihimay pa natin kung ano ang kanilang iniisip regarding this topic, especially since lahat tayo ngayon sa Felixion, so nakita natin mga naka-uniform kayo lahat, and I'm sure marami pa tayong mapag-uusapan regarding this topic. Para naman sa ating mga netizens na schoolmates na nanonood sa kanilang mga tahanan, ano bang inaantay nyo kaya naman ngayon ay mag-follow at of course, say your piece sa ating mga social media accounts na at Schoolmates and at PTVPH. Bukod dyan, Schoolmates, mamaya ay meron din tayong pipiliin sa ating mga Schoolmates debaters na best speaker. Kaya naman, abangan ninyo yan kung ano nga ba ang masasabi pa ng mga debaters natin about our topic. Patuloy lamang kayong tumutok para sa mga susunod na diskusyon dahil magbabalik lamang ang Schoolmates! Mas magiging mainit pa nga ang magiging sagutan ng ating mga debaters. Talaga namang nakita natin ang kani-kanilang mga opinion kanina at ngayon. Mas paiinitin pa natin yan dahil may mga inihanda tayong katanungan sa kanila at ang bawat grupo or membro ay magbabatuhan ng kanilang mga sagot because it's Bardagulan time! Ayan, paalala lamang sa ating mga manonood. Siyempre, sa ating mga debaters na ang ating programa ay hindi po nagdidikta ng kung ano ang tama or mali. Ang gusto lamang natin sa ating programa ay marinig kung ano ang inyong mga opinion at mas palawakin pa kung ano ang alam ng mga kabataan hinggil sa ating issue. Kaya naman, umpisahan na natin ang ating unang katanungan. Do you think na the idea of wearing school uniforms to promote security and sense of belongingness sa mga mag-aaral ay still applicable sa henerasyon ngayon? Yes, I would think so because the thing about the uniforms is that it's in the name, uni, as in unity. So everyone would have be equal in terms of education. And it doesn't matter what class or looks or whatever at all, but you will be equal to everyone and this provides a unity towards all students. Parang ang pinagtutuunan nyo lang pansin is yung unity, hindi na yung mismo pag-aaral. Bakit? Pag hindi ka ba nagsuot ng school uniform, makakapekto ba yan sa parang kalidad ng mga natututunan mo sa school? So parang ang nagiging focus nyo lang kasi, ang sinasabi nyo, kaya gusto nyo na para may mandatory wearing of school uniform kasi it fosters unity. While in fact, parang hinahadlangan nyo yung freedom of expression ng mga bata na hindi nila na-express ng maayos yung sarili nila, which ayun pa nga ata yung makakaapekto sa parang mga sa kanila internally at sa kalidad na natututunan nila. Siguro ako, meron akong follow-up question, no? We say freedom of expression. Sa mga kabataan or generation of today, what does it mean when we say self-expression? We firmly believe that yung kasabihan po ng freedom of expression or self-expression is yung ability po or yung pagkakaroon mo po ng kakayahan na express ng sarili mo in various ways. At kasama na rin po doon yung pananamit natin because it shows our characteristics and yung attitude po natin sa pananamit natin because our clothes represents our behaviors and our values. So you say it expresses your behaviors and your values. Sa tingin nyo, is that being omitted by having a uniform? Yes, hindi porket naman na pare-parehas tayo ng sinusuot. Pare-parehas na tayo ng pagkatao. Siyempre, we all have different styles of wearing our uniforms. May iba, nakagusto, button up. Yung iba naman, hindi. Tapos, in a sense na sinabi mo kaganina, na kapag ba naka-uniform, nakaka-apekto ba siya sa pag-aaral? Una sa lahat, if kasi in a uniform sense, lahat tayo pare-parehas. It's clean, it's malinis, walang odd na nakaka-distract sa mga estudyante habang nasa isang lugar tayo. Tapos, yung sinabi mo kaganina na does it help na anong tulong ng uniform natin? It's parang a sense of professionalism. Lahat tayo nakapolo dito. Tapos, blouse. In a working sense, technically, in a working environment tayo, we learn. We develop our character, our skills, and our knowledge. It's a professional environment and thus we should act and look as part of it. Diba? However, yung professionalism po, hindi yan nasa damit. Nasa behavior na ng tao. As well as unity. Hindi naman yan nasa damit ng tao. Hindi naman nagpo-foster ng unity talaga yung uniform eh. Ang nagpo-foster ng unity is yung behavior and discipline ng students. Tsaka yung professionalism, hindi naman porket naka-uniform na tayo, mukha tayong malinis. Pwede rin tayong
kung hindi natin papangalagaan na maigi yung uniform natin and yung appearance natin, well, we wouldn't look clean and professional at all. Kasi wala po yan sa damit, nasa pangangalaga yan ng tao. Argue the same thing, hindi porket na madumi yung ano, kahit saan naman madumi. It's part of the uniform eh. The uniform must look clean. It must look part of, it must look professional. Tapos, in a sense na... However, must look professional. We can talk about the students na nasa mga liblib na areas, yung mga rural areas. Yung mga kailangan pa nila tumawid ng tulay, maglakad na mahaba, umakyat ng pundok para makarating sa school. It's not about, hindi lang dapat natin tinutukoy yung mga students na nasa cities and katulad na nasa municipalities. Kailangan din natin isipin yung ibang cases ng students. Yes, hindi naman natin ine-exclude sa mga ano. As I say my opinions, I put into consideration lahat tayo. Public, private, suburban, or provincial. Lahat tayo meron tayong ano eh, a sense of unity when we wear this eh. It's not because na parang, kunyari, sa isang grupo, nasasabi natin na nagsasama-sama sila, there's a coordination among them. Pag una sa lahat, sa unang mata pa lang, they look alike. Siyempre. So, paano ka, ano, pag-form ng unity kung si team nyo, color blue ang team, si ate naka-yellow, si ate naka-white, si ate naka-red, di ba? Where's the sense of coordination pa lang? Sa appearance mo pa lang, wala na. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat natin pairalin yung sense of unity. Eh kung mas makakapag-work sila productively wearing that kind of thing, eh di go, kung dun sila mas mag-e-excel, eh di go, bakit nyo ba parang hinahadlangan yon? So, hindi, again, uulitin ko, hindi naman lahat ng pagkakataon dapat natin pairalin yung sense of unity. So nagfi-fixate tayo doon sa ano no, doon sa sense of coordination and of unity. Pero dagdagan ko lang no yung isa pang concern na binabanggit din nila regarding the no dress code policy. May mga ilang opposed doon sa idea at meron din namang pabor because sinasabi nila na sa kasalukuyan niya daw na economic crisis or inflation, mako-compromise nga ba ng dress code ang uri ng pag-aaral ng mga estudyante? Is it something na makakabawas sa gastusin ng mga mag-aaral? Or is there a way that we can still enforce the dress code policy without putting that into consideration, yung financial crisis ng mga estudyante? Ano sa tingin niyo dito? For me po, alam niyo naman po may mga programang nagaganap po dito. Yung pagbibigay, pagdo-donate po ng mga uniform na hindi na ginagamit. So yung sinasabi po nila yun sa mga taga-bundok po, yung mga taga-probinsya. So para sa akin, pwede naman po sila humingi ng tulong para po kung yung mga magdo-donate, gusto mag-donate, pwede po nilang suotin yung uniform na yun, yung mga gamit na. Okay. So, pero sa tingin ba natin, nakaka-compromise nga ba yung presensya ng dress code sa, first of all, financial stability ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang? Tingin niyo ba? Yung in response lang po sa sinabi ni Aliyah na doon sa mga remote areas, yung pwede na lang sila humingi ng tulong, do you think ba na pag humingi sila ng tulong agad-agad or ma-actionan agad to, ng, especially ng government? Diba, as we can see, especially sa news, marami tayo nakikita dyan ng mga people, especially doon sa mga province na nagre-reklamo kasi yung binibigay ng gobyerno sa kanila is hindi sapat or sometimes hindi pa sila nakaka-receive nito. Yes, you might not have your uniform available already, but what you can do is to try to mimic or replicate the colors or the sort of scheme that the school dress code has. If you wear white and black, then wear a white shirt and black pants. If your dress is brown and green, then go brown and green. Just try to replicate that, and soon, if you have the available money or you have your dress code available now, then just switch to that. Palawigin pa natin. Sa konteksto ng mga magulang, kayo ba, binabayaran nyo ba ang inyong mga school uniforms? Ayan. Okay. So, sa tingin nyo ba, nakaka-compromise kung hindi kayo makabili ng school uniform? Yes po, nakaka-compromise po ito sa financial stability ng isang pamilya po. Bakit po? Dahil kakagaling nga lang po natin sa isang economic crisis at kakagaling lang din po ng pandemic. So kahit sabihin po natin na medyo matagal na po nangyari yung pandemic, nag-a-adjust pa rin po talaga yung ibang mga pamilya at karamihan po ng mga pamilyang nasa kasama po sa parang mahirap na sector or yung nakakaranas po ng poverty. Okay, so imbis
Tapos yung sinasabi po nila na may mga programa naman po yung gobyerno na tumutulong po sa mga pamilya para makapag-provide sa kanilang pamilya, like makabili ng uniforms, yung binibigay po ng gobyerno, hindi po ganun sapat, ganun kasapat. At saka, hindi na nga po ganun kasapat, ilalaan pa nila sa pagbili ng uniform. Imbis na ilaan nila sa ibang mas importanteng bagay tulad ng pagkain, ibibila pa nila ng uniform para lang ma-justify natin or masabi natin na may sense of unity sa paaralan. Alright, to address naman your claim with the economic challenge in uniforms, as we all know naman, the most uniforms or the generic uniforms is just a white blouse, tapos kung ano naman pambaba. And those are mass-produced, tapos is widely accessible and available through most of the places. So it's not that of a big economic challenge. But still, I understand your point na some families don't really have the capabilities na mag-expense pa more. So hindi lang naman yun yung parang sa gobyerno nang gagaling tulong eh. There's a lot of stakeholders na alam ko provides initiatives to help those students in need. An example of this is sa school nga natin na wala pa masyado nag-raise ng problem na they need uniforms pero pinangungunahan nila. They collected surveys of how many uniforms or how many students need uniforms. Tapos parang it's actually kind of ano nga, it shows the unity in us na we work towards people or we work towards helping people to have a uniform. That already gives the sense of unity, eh, the bond that we have in order to work towards a challenge, diba? Alright, sige. Mas dagdagan pa natin kung ano yung mga pinag-uusapan natin ngayon. No? Sa tingin nyo ba ang pagsusuot ng uniforme ayon sa kinikilalang kasarian? Since nabanggit nga natin, genderized nga daw ang uniform sa mga paaralan. Does it really create what we call a safe space sa paaralan kung papayagan natin na mag- suot ng ayon sa kinikilalang kasarian ang mga estudyante? Anong masasabi niyo dito? Well, I say that yes, because here's the thing that if you wear this anything you want to a school, and there's sometimes you will be mocked by that. Sometimes people will be bullied by that because however, wearing school uniforms na hindi mo naman gusto, pwede ka rin bulihin. If you're open about your sexuality and gender, tapos hindi mo gusto, hindi naman appropriate yung school uniform sa gender mo or sa ginusto mo, you can also be mocked and bullied by that. I have gay classmates, and I'm sure that I have other sections with lots of gay students. And I know for a fact that they are not, like, they don't feel like they are held down by their privileges. They are they're comfortable in that uniform. It doesn't matter whether or not they have the freedom to wear something else. They still conform to that uniform because it's proper. Hindi porket hindi nila nararamdaman yung parang pang-held down sa kanila dahil comfortable siya sa uniforms nila, is comfortable na din yung ibang estudyante or ibang parte ng LGBTQIA community dito sa paaralan natin. Kagaya nga na sabi nyo kanina, di ba, hindi naman tayo pare-pareho. May iba't iba tayong uri ng pagkatao. We talked about values, beliefs kanina, and yung sense of equality kapag naka-uniform kayo. Sa tingin nyo ba, ang LGBTQIA+ community feels the need? Kasi you're generalizing the entire community. Or let's speak about the community that's in your school. Do you think na there is a movement that states na dapat hayaan nyo kami magsuot ng kung ano yung gusto namin kasi we feel na hindi kami komportable or we are not respected with regards to what we wear. What do you think about this? Speaking po for our community, as I am a head representative of the student government, so alam ko for a fact that the students feel safe and satisfied with the current uniform that we have. Tapos there's no issues or concerns naman na raised to us na they don't feel uncomfortable or parang they feel suppressed. Kasi the uniform is proper. The uniform is parang it was made to please us or parang to make us the most comfortable it can be. May kita natin sa, especially sa mga LGBTQIA+ na community dito sa ating school. Not just dito sa Felix, pati na rin sa school sa buong Philippines. So I'm sure naman na meron din sila doon. And makikita natin sa kanila yung sa sarili nila na gusto nila na ma-express sa sarili nila but they can't kasi kailangan nila sumunod doon sa dress code policies ng school. So makikita pa lang natin to, makikita tayong mga students dyan na kahit lalaki mahaba yung buhok or even yung pagsusuot namin ng
long socks. This shows na may gusto kami pero hindi namin siya makuha kasi there is something that hindering us from doing what we want. Last na, siguro follow-up question, no? Mas nagiging agresibo nga daw yung current education secretary regarding dun sa DepEd Order No. 65 Series of 2010. Ito yung binabanggit ko kanina about no dress code policy. So, sa tingin nyo, nasusunod ba ito sa kasalukuyang panahon? Like, tingin nyo ba sa Felix or even in other schools, this is being exercised, yung no dress code policy. And sa tingin nyo, ano yung factors as to why some students may not follow this in their schools? Meron ba kayong datos or meron ba kayong personal experience na ma-share? Or at least something that is very much relevant to your communities? Yes po, because in fact, a lot of universities or big universities in our country, wala po silang dress code. Katulad na ng UP, UP is a public university filled with scholars. And some of the scholars, wala talaga silang capabilities na mag-buy or mag-purchase ng school uniforms. Yun yung naiintindihan ni DepEd Secretary Sara Duterte, na hindi naman lahat ng pamilya capable na bumili ng school uniform. And actually, sa UP po, ang main reason nila kaya wala silang dress code based on our research is because they want the students to freely express themselves through their clothes. Tingin niyo ba dapat ang ibang eskwelahan magkaroon ng dress code policy? Because as you said, it promotes professionalism. Like, what do you actually do in that environment? Ang tingin niyo dun? Well, yes, of course. With your uniform, it helps that identify who you are and where you are from. And it shows that you are respecting your institution by wearing their merchandise. And I have a feeling that if you do not wear this merchandise and you just go into a school wearing normal clothes, and doesn't that feel like... There are other means of identification naman with regards to going to school or going to some administration. Like for example, binibigyan naman nila tayo ng temporary ID or naglalabas yung school natin ng ID, di ba? So kung sasabihin nyo na wala pa tayong ID hanggang ngayon, binibigyan tayo per room ng temporary ID at gumagawa na layout yung school anang composition rather. Kahit mag-wear tayo ng ID, may mga cases pa din na nangyayari dito sa school. Example, nung dati, dati sa mga country ay naka-wear na sila ng ID pero may mga cases pa din na nangyayari na may mga sige sabihin natin pwede silang gumagawa ng mga fake IDs and nagwe-wear kahit nag-wear sila ng uniform nagkakaroon pa rin ng cases kahit naka-uniform and ID nagkakaroon pa rin ng cases kaya kahit sabihin mong same with the uniforms pwede naman din ma-replicate yung logo eh pwede kahit din ma-replicate uniform yung as logo, ID eh. Uniform at ID, kahit magkasama yan, may nangyayari pa rin cases. Pero, mas maraming cases nangyayari kung naka-civilian ka lang. Actually, katulad nga ng sabi mo, may nangyayari pa rin cases kahit naka-ID ka or uniform ka. In short, hindi naman talaga na-prevent yung incidents or na-lessen yung incidents by wearing IDs. Ibang cases na may mga students na na-involve sa mga gulo outside the school while wearing their uniforms, it actually affects the reputation of the school. Okay, sige. Habang pinagdidiskusyonan natin ang tungkol sa security, pinag-uusapan din natin kung ano nga ba nagiging impact sa imahe ng mga eskwelahan kung meron or wala man silang dress code policy. We talk about schools as a professional setting. We talk about it as a place of learning. Tingin nyo ba, hindi ba na-impose ang disiplina and respeto sa mga individual kung meron silang school uniform or wala silang school uniform? What do you think about this? Yes, kasi dress code is a regulation. And like other institutions naman, we have regulations na we follow to the simplest and to the most technical regulations. So by having this sense of a rule na to follow, we build a discipline na to follow and to obey na things na should... We firmly believe na kahit wala kayong dress code, pwede ka naman mag-impose ng discipline through other things. Parang ayang pag-i-implement lang ng dress code is another way or a minor way lang para mapakita yung discipline ng isang tao. Pero kahit wala naman yan, pwede maging disiplinado yung isang tao. Bakit ikaw, kahit naka-complete uniform ka at nag-a-abide ka sa school dress code natin, hindi naman ibig sabihin nun, disiplinado ka na. Pwede medyo ano ka pa rin. I choose to argue to that point. Having uniforms isn't just a minor part of setting discipline in an institution.
it's ano eh, setting an example eh. Kasi if you're in uniform, you're obligated or not, you're parang you have a responsibility to carry the reputation of not just yourself, but the whole organization as a whole. And thus, you're obligated to do your best and to bring fame or glory or honor to that name. So are you saying na kaya ka lang disiplinado kapag naka-uniform ka kasi obligado kang gawin ito? And come to think of it, kung hindi ka na ba naka-uniform, hindi mo na suot-suot yung uniform mo, hindi ka na disiplinado. Discipline comes from our houses. It is taught by our parents and other people. Discipline is a value. It is not an obligation. Yeah, but here's the thing, okay? Listen, it's not just in your house that you should be taught discipline, because that's just in your house. That is not outside in discipline public. Discipline starts from our houses. Yes, and it will help, and you will help be held. Learn you will learn this more discipline as you go outside, because you but other factors can teach us discipline too, not only uniforms. We are saying that there are other factors that affects or imposes discipline, not only the uniforms. You were saying that it's not just the example. You're actually the one claiming that it's a minor example. And I'm saying that it's a large contribution kasi na we're just not obligated, pero kasi if you have a responsibility wearing that uniform, alam mo sa sarili mo na you should be upright at all the time, lalo na in the public eye. Tapos, of course, it's not just about the responsibility of parang having to give honor or fame to that, ano. Once wearing the uniform, you actually get that honor in ano din, na parang the good reputation that comes from your organization. It's a give and take scenario, di ba? Ayun nga, so kahit naman nakasuot ka ng school uniform, kagaya nga na sabi namin kanina, hindi pa rin maiiwasan ng mga bata na ma-involve sa mga gulo or sa mga unmoral activities sa loob at sa labas ng mga academic institutions nila. Pag nakasuot sila ng uniform, may responsibility sila. Pero sa tingin nyo ba, nagagampanan nila yung responsibility nila dahil lang nagsuot sila ng uniform? It's not about a question of ability eh. Siyempre iba-iba tayo. Pero it's this form of oneness kasi, na parang, of course, if that individual has a problem, kung may sarili siyang, kunyari, itsura, people would think na it's not their problem kasi bakit hindi ba naman siya part sa atin? Pero if that individual is part of a, parang, yun nga, oneness, kunyari, uniform. This is not about the unity. This is about the availability of the parents to sustain yung mga needs ng anak nila to buy uniforms or kung ano mang school merchandise As niya. I have discussed kaganina, it's not really an economic challenge or that not a big economic challenge kasi una lahat is mass-produced and there's a lot of initiatives from stakeholders, lalo na here sa school natin, na would aid naman those people in need, di ba? If it's mass-produced, bakit marami pa rin tayo nakikitang children dyan, students, na hindi pa rin nakakasuot, nakaka-comply sa pagsuot ng school uniforms? Wait lang, aawatin muna natin yung mga debaters natin. I love all the valid points that you've raised earlier, kaya naman huwag kayong aalis at magbabalik lamang ang Schoolmates! Alright! Nababalik ang Schoolmates! Mas lalo na umiinit ang batuhan ng opinion ng ating mga debaters kanina. And this time, ating bibigyan naman ng pagkakataon ng ating live audience ng mga Felixians na magtanong sa ating mga debater. At syempre, ready na ba kayo? Ayan, ang unang magtatanong ay, what is your name? Yuri po. Ano ang iyong katanungan sa ating mga debaters? Can school uniforms po improve or at least affect po the students' academic performances? Ang DepEd ay ini-aim niya ang better quality education. So maririnig naman natin yan everywhere. The better quality education. So paano natin may implement or makukuha yung better quality education if doon pa lang sa mga learners natin, sa mga tinuturuan natin, ay hindi naman sila comfortable sa suot nila. So, pagbibigyan pa nila ng pansin yung suot nila kaysa doon sa learning experience o sa mga tinuturo sa kanila, sa loob ng kanilang classrooms. If you wear whatever it is that you want, then that will cause distractions for the other students within the classroom. Like, from what I've heard, some have worn crop tops or short skirts and came to school and they just distracting the students because they're just putting their all their focus on this one student that's just wearing this weird set of clothes. So ang susunod na magtatanong ay, okay, what is your name? Sam. Where are you from? Kainta. Is your mother proud that you will be asking this question?
Yes, okay, make your mama proud. What is your question? So for my question po, does school uniform affects the behavior of a student? If yes, in what ways po? Well, actually, studies have shown na yung pagsusuot po ng school uniform, mas nakaka-affect po siya or nakaka-increase siya ng rate ng bullying. Kasi yung school uniforms po, nag-i-impose siya ng distinction among students. Kasi hindi naman po lahat makakapagsuot ng pare-parehas ng itsura, ng kulay, or ng kalinisan ng uniform. Yung school uniforms po, ayon sa studies in America, na nag-i-impose po siya ng distinction as well as yung pagkakaiba-iba po ng students. Yung ano po nila, yung financial status po nila, nai-impose din po sa pagsusuot ng school uniforms. Kaya po, mas tumataas yung discrimination as well as bullying sa schools. Okay. So, sinasabi mo kanina, yung pag-wear ng uniform is nakaka-cause din ng bullying. Well, kung mag-wear ka din ng mga civilian clothes, mga pang-civilian, which nakaka-ano rin siya ng bullying actually. Mas malala nga yun eh, kasi isipin mo, kung nag-wear yung isa na, kagaya sinabi ko kanina, kung nag-wear yung isa na may kaya lang, nagwe-wear lang ng mga normal clothes, and then yung isa na may kaya talaga na kaya, nagwe-wear ng mga branded clothes, sa tingin mo, makaka-affect to, diba, sa mga tao, sa mga kaklase niya, makaka-affect yun dahil sa siguro kainggitan. Minsan, hindi natin maiiwasan na maingit eh. Hindi natin maiiwasan maingit. Kaya, minsan, emotionally, natatamaan sila. Nasasaktan sila. Alright, thank you so much sa pareho nating debaters na bigay ng kanilang kulukuro. Last but not the least, meron pa tayong last question. And, who are you? Phoebe po. Where are you from? Kainta. Okay, is your mama proud? Siguro po. Please make her proud. Your question is? My question to both teams po is, what is the benefit of your proposed policy? And if meron, how? Ang mga benefits po nung proposed policy po namin is which is yung hindi po pagiging mandatory nung school dress code or yung school uniform code is first po, parang nalilessen po yung financial burden ng pamilya po natin. Parang hindi, imbis na iisipin na lang po ng pamilya po natin kung ano yung papakain sa atin, ano yung papabaon sa atin, mahatian pa po nung sa uniform. So, by ano, parang sa pag hindi mandatorize ng school dress code po is para nalilessen po yung financial burden. Tapos, na-allow din po natin yung parang freedom of expression po ng mga students within our school community po. And also po, maaari din pong malessen yung cases po ng bullying and discrimination inside the campus po. And lastly po, parang maiiwas-iwasan din po yung parang pagkakadawit po ng name ng school natin into unmoral activities po sa loob at sa labas man po ng school community po natin. Alright, so for the benefit naman ng aming regulation, if pinapatupad niya ang uniforms in schools, magkakaroon tayo ng sense of unity, oneness, na it doesn't mean na pag ano tayo, nagtutulungan tayo eh. It's a natural Filipino parang attribute. Bayanihan, nagtutulungan, all for one, one for all. Tapos, in a sense, it will develop our academic performances, syempre, kasi we are trained to follow, to be disciplined, and to be suitable for working environments through discipline in a formal manner. And to wrap up this debate, atin namang aalamin ang kanilang mga closing statement. Sana masagot ng inyong closing statement ang katanungan ng ating audiences. Dapat nga ba or hindi ang pagpapanatili ng dress code sa mga paaralan? Simulan natin sa government position. For me po is yes. So, commonly, lahat po tayo dito ay agree sa pag-wear ng uniform kasi ito po yung nakakapagpalinis sa school. Ito yung maganda sa mata tignan kung lahat tayo pare-parehas ng kulay ng damit. Pare-parehas po ng kulay ng damit. Less distraction rin po sa mga classroom. Example, nag-wear ng mga dark clothes, bright. Ang pangit po tignan sa classroom. So, nakaka-less distraction po siya. Alright, thank you so much, Aaliyah. For your closing statement, ano naman ang masasabi ng ating kabilang panel? Our team strongly believes na hindi dapat ipagpatuloy ang pagsuot ng mandatory dress code sa ating schools kasi hindi lang naman ito sa loob ng school premises na nagkakaroon ng effect, but sa labas din naman sa ating government, families, and as well ay need din natin
hindi din natin i-consider yung situations ng mga tao sa mga remote places, especially sa mga province na yung mga wala talagang kakayanan na makapag-produce or makapagbili ng school uniforms for themselves. Thank you so much sa dalawa nating panig. And of course, first of all, palakpakan muna natin yung mga debaters natin for today. Very brave in speaking their truth, di ba? So ika nga, no, binibigyan natin ng plataforma ang lahat ng estudyante na magsabi ng kanilang kuro-kuro, walang tama or mali. Pero sa pagkakataong ito, syempre, papalakpakan naman natin ang best speaker for today ay walang iba kundi si Lawrence Dominic Barles. Alright, Lawrence! Congratulations! You have made your parents proud. Ayan, alright! Patuloy po lamang tayong bumoto sa team ng nais nyong panigan sa ating mga social media accounts. Don't forget to follow and like our page at Schoolmates and at PTVPH. Ngayon, guys, kayo, nagsabi kayo ng inyong mga kuro-kuro kanina. Ako, ang two cents ko lang dito ay ito. We talk about discipline as part of the values that we try to culminate in schools, di ba? Pero bukod sa uniform, bukod sa anuman ang tinatry nating i-identify as, ang importante is ano nga ba ang natututunan ng mga estudyante sa loob ng paaralan? Ano yung values na kinukulminate ng kanilang mga guro? Ano nga bang klase ng environment ang kine-create natin sa loob ng mga paaralan? Yes, it may be beneficial for our parents to not have uniforms. Yes, it may also be beneficial for them to have a sense of belongingness in a school. But what's more important is for us to have initiatives both within the community and outside to be able to cater to the needs of every student. Kasi basic lang naman ang uniform. It's part of the most basic things that identifies us with a school. But what else identifies us is what kind of values do we actually carry with us. So dapat ang bawat estudyante ay natututo maging responsable citizen. Meron man silang uniform or wala. Kasi what values do they carry makes them a more responsible citizen in the future. Alright, kaya naman, bago tayo magtapos, gusto po namin pasalamatan ang buong Francisco P. Felix Memorial National High School, ang mga faculty members din po natin, no, at lahat ng mga estudyante, kayong mga nagsipasok on a SEM break na nakibahagi sa ating talakayan. And with that, sa bad sabihin, sa bad issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya naman sumali, makinig at makiisa dahil ang opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Thank you!